pa lang ng umaga, ganito na ang pila rito sa isang kalye sa Caloocan. Ano kaya meron? Ayun! Pagkain pala ang pinipilahan. At ang bestseller daw dito, kare-kare. Sa kalye na ito sa Caloocan, matatagpuan ang Pedrings Kare-Kare, isang kainan na pinatatakbo ng Laya family. Kamakailan lang, ipinagdiwang nila ang kanilang 50th anniversary. Literal na 50 years in the business. Wow! Ako nga pala si Pete, anak ni Mang Pedring Kare-Kare. Yung Pedring Kare-Kare po, malaki po ang natulong po sa amin yan kasi napag-aral po kami lahat yan eh. Napagtapos po kami yan eh. Sa sobrang lakas ng negosyo nila, sa loob lang ng 5 hanggang 8 oras, nakabebenta na raw sila ng 150 kilos hanggang 200 kilos na kare-kare. Pero alam nyo ba na sa isang linggo, isang araw lang sila may kare-kare? Sunday lang po yan kasi po, mahaba po kasi yung preparation ng paggawa ng kare-kare. Kasi po, maramihan po kasi kaya hindi po pwedeng ano, araw-araw. Every Sunday po, yung mga tao po namin, 1 a.m. po, minsan po, 12 midnight, nandito na sila para mag-prepare na po sila. At alam na alam daw sa lugar nila ang schedule nila dahil Sunday is Kare-Kare. Mega nun! Ang ilan nga sa customers nila kung ilang dekada na raw silang tinatangkilik. Bata pa lang, so uwi na kami rito kay Mang Pedro. Babalik at babalik ang ilan. Masarap. Sulit. May only sauce at bagoong para sa kanilang dine-in customers. Pero ang mga local dito, wais na! May baon-baon ng mga extra lalagyan para sa sauce. Sus! Alam na! Kapag sa dine-in po, refillable po siya. Pero kapag yung sa take-out po, may additional pong 50 pesos. Lahat po nung araw, puro kaldero nakapila po. Nuka ng haba ang kaldero po. Wala pong plastic nung araw. Pangmalakasa naman pala! At for today's video, ipasasilip daw nila sa atin ang kanilang kusina. Pagdating ng linggo, handa na ang mga pinakuluang mga laman at sahog ng kare-kare. Narito na rin ang sabaw at mga gulay. Ito naman ang itsura ng purong dinikdik na mani na gamit nila sa sabaw. Walang halong peanut butter, legit mga mamshi at papshi! Para mas sumarap daw lalo ang kanilang kare-kare, inaaluan daw nila ito ng mantika ng bagoong. Anong sa inyo dyan? Patok-batok is waving! Naibebenta nila ito mula 100 pesos hanggang 300 pesos, depende sa dami at kung anong sangkap ang nais. Teka, what if subukan kong i-compute ang kita nila? Kung 150 kilos ang nabebenta nila, at sabihin natin kalahating kilo bawat serving, pwedeng maka 300 servings sila sa isang araw. Tapos, 100 ang minimum na presyo, kaya naman, multiplied by 100 ay 30,000 pesos. I-multiply po natin sa apat na linggo. Bale, pumapalo. Ang hirap naman. Ah, basta, 6 digits siguro ang kita nila kada buwan para sa kare-kare. Pero ako lang ito mga mami at papsi ha. Assumer mode talaga ang pegep. Sana binigyan nyo na lang ako ng calculator. Hindi man ako sure sa computation, sigurado naman akong may loyal customers talaga sila. Ilang taon na po kayong kumakain dito? Maganda, more than 20 years na siguro. Hindi nagbabago ang lasa, wala pa po. Yung mga laman niya, very tasty, malambot. Hindi nagbago ang lasa. Sampung nung bata kami, yung labot niya, ganun pa rin. Walang pagbabago. Bukas ang Mang Pedrings Kare-Kare mula 6 a.m. hanggang 2 p.m. Pero kung minsan, kailangan nilang magsara na ng mas maaga pa. Minsan po kasi, pag dagisa ng tao, minsan last 12, ubos na. Pero kapag ano naman, kadalasan naman po, launa. Pero tuwing Lunes hanggang Sabado, may iba rin daw naman silang tinda. May lugaw kami, lechon, lugaw mata, lugaw isaw, lahat po ng pampasakit ng pa, meron kami. Balikan natin ang kanilang blockbuster kare-kare. Alam niyo ba na sa kanila na ang recipe nito simula pa noong 1970s? Yan po, nanggaling po yan sa tatay ko kasi o, paborito niyan. Ngayon po, yun, naisipan po nila magluto. Nagluto po sila ng kare-kare. Mayroon pong nasobra, isinubukan po nila, itinda. Mula po noon, nagtuloy-tuloy na po. Mayigit 4 na dekada na si Mang Pedring at Nanay Carmen ang nagpatakbo ng negosyo. Sila po magkatuwang talaga ng tatay ko. Yung pangalan po ni tatay, kumbaga mahirap na pong matibag ba. Pero noong 2018,
binawian na ng buhay si Nanay Carmen. Nalungkot po kami nung kasi po, siya po yung nagtitinda dyan. Pandemic kasi, natigil po si tatay, kumbaga na-depress. Kasi yun, nawala po yung nanay ko. Tinamad po siya magtinda. Ngayon po, kinausap po nila ako na ako na lang burong muna magtuloy. Kaya ako naman po na laman niya kasi bata pa lang ako, tumutulong na ako. Talagang pinuporsige na po ako ng tatay kong matutunan ko yan. Kaya naman ito si Pete, sinisiguro na maayos pa rin ang takbo ng negosyo. Dati po, ang laman lang po kasi namin, pisngi, tuwalya, gilagid lang po eh. Ngayon po, nagdagdag po kami, purong laman po, saka yung mga lechon, saka po yung bagoong po, nilagyan naman po namin ng mga chicharon. Dahil sa sobrang kilala sila sa kanilang lugar, may mga vlogger at influencers na rin na bumisita rito. Let's get it on! Ito po kasi mula nung na-vlog, lalong lumakas kasi po dati ang pidrinks kare-kare, pang dito-dito lang po. Ibang customer namin, di na kami makasingit, ang haba na, mula nung na-vlog, ganun po sila. Ano nga kaya ang kanilang sikreto para mapatagal ng 5 dekada ang kanilang negosyo? Ang sikreto naman po dyan, huwag po kayo magtitipid sa ingredients. Saka dapat po, laging malinis. Saka po, magaling kayong makisama sa mga customer. Huwag masungit. Lahat po ng ano, ng may bibigay po namin sa customer, binibigay po namin. Sa pagnanegosyo, kapag nahanap nyo na ang mga tamang sangkap sa tagumpay, hindi na kailangan na laging humanap pa ng bago. Tingnan nyo itong kare-kare ng Pamilya Laya. Subok na ng maraming dekada. Susunod sa Pera Paraan, bardagulan ng mga food carts, alin ang mas masarap, alin ang mas mabenta, magkatunggaling negosyo, may sikreto palang tinatago, Marites mode on! Nagiging tamad na ang mga tatol eh.